Yun. Dito na ako ngayon sa NAIA 3. And nagbayad na ako ng travel tax, which is 1,620. Pumunta ako dun sa parang lagi kong pinag-check-inan, pinag-printa ng ticket. Pero dahil daw international ako, kailangan ko pang pumunta doon sa manual check-in kasi i-check yung passport ko. So yeah, it's been so many years nung last time na pumunta ako sa ganitong terminal. So yeah, let's see. Check din passport ko. So, tingnan natin. Alright. Tingnan natin dito. Miss question, ma'am, miss. Dito po ba yung check-in ng Thailand? Cebu Pacific. 7:35 a.m. Dito, oh, pwede na po ba? Again ba? Thank you. Di pa pala open. So let's wait muna. Tour muna tayo dito sa NAIA. Excited na ako. First solo travel ko to sa Thailand. And tignan nyo naman dala ko. Tchanan! Wala akong dalang gamit. Kasi nga, doon ako bibili ng damit. Ingatin yung foreign exchange. Foreign exchange, sigan natin yung kung magkano ang baht. Opo. Thank you. 2 pesos. So, pag nag-open na sila doon, saka pa lang tayo mag-check in. Excited na ako, guys. Excited na ako. Nakalusot na ako sa immigration. So ito yung nangyari. Pagpunta ko doon, ang haba ng pila, medyo parang siguro pang 50 ako. Tapos yung isang immigration officer, binuksan niya yung isang line. So napabilis ako. Siguro waiting time ko na lang from 15 minutes naging 5 minutes. Tapos pagdating ko doon sa IO, binigay ko yung passport ko, pati yung ticket ko, tapos pinakita ko yung QR code ng etravel.ph. So, hindi mo na kailangan... Uy! Tiyanin! Hindi mo na kailangan mag-fill up ng mga departure form na dating pinipilapan, yung kulay green. Hindi na. So, digital na rin siya. Tapos pagdating doon, sinect niya yung passport ko, tapos sinabi niya yung mga bansang napuntahan ko. Tapos sabi niya yung Vietnam, Cambodia. Nagulat ako. So, ibig sabihin pala, kahit bago yung passport mo, nakikita nila kung saan ka nagpupunta. Kahit walang visible na tatak na nakikita sa passport. Ah! Huminto mag-isa. Okay, lakad na lang. Anyways. So, yun. So, tama pala yung sabi ni ng mga nabasa ko na para mapabilis yung pagpasa mo sa immigration, dapat maganda yung record mo. Nakikita dapat sa record mo na lumalabas ka at pumapasok ka ng bansa. So yun, dahil medyo maganda yung record ko, wala masyadong interview. And then yun, dahil doon, at saka pinakita ko na ako ay may authority to travel from my work. Yun. Kaya madali lang yung process ko ng immigration. Tsaka, yun lang. Walang drama. It's 6:30 na. And 6:50 yung expected na boarding time namin. So, nakita ko nang dumaan yung mga... Siguro piloto na... Ay, tama. Piloto na namin. Piloto ng airplane. Tagal. Hindi na ako nakatulog ng maayos. Ilang hours pa naging ito? 2, 3, 3, 4, 5. 4 hours din ako. Nakatulog ako mga 1 hour. Tapos, yun.
Intay-intay na lang, lakad-lakad. Tapos pala yun na, ilang minuto na lang, magbo-boarding na kami. Let's go, let's go, let's go! Yes! After parang mga 4 hours yata kami dun. Finally, I arrived dito sa Bangkok, Thailand. Ngayon pupunta ako sa parang may tatatakan pa yata sila sa passport ko. And then, sa clock. Kukunin ko yung binili kong SIM. And yung rabbit card. Nasa 4th floor daw yun. Hindi ko lang kung anong floor to. Ngayon yun. Ito yung airport nila. Hindi ko alam kung saan mapunta. Susundan ko na lang ito kasama ko sa plane. So, feeling ko naman pare-pareho kami ng end point. Dito. Sobrang gutom na gutom na ako. Huling kain ko is 2 a.m. And then ay... Ngayon ay 1... Ano na ba? Oras na ba? 11:30. Sobrang gutom na ako. And then, papapalit na pala ako ng pack. Meron akong dollars dito. Hindi ko na alam guys, saan ako pupunta. Arrivals daw. Yes, arrival. Feeling ko naman tama ako. Sundan ko lang sila. Ang laki naman, ang laki talaga ng airport nila dito, guys. Nalulula ako. Siguro mga 15 minutes na ako maglalakad. Ang daming like airlines, oh. Hindi pa ako pumupunta dun sa parang immigration nila. Sobrang laki. Parang inibig ko niyata ng buong haba talaga. Arrival. Thank you. Parang sarado pa kasi lang sinara pa ata nila yung isang lugar doon. Kaya lahat kami dito dadaan sa walkway, which is sa next immigration, visa on arrival. Medyo crowded na yung mga tao dito because sabay-sabay. Parang lumagpas ako. Ay, hindi. Lumagpas nga ako. Shucks. Ayun pala yung visa on arrival. Kasi nung last time na pumunta kami dito ni Rome, pauwi na kami. Hindi namin naranasan tong ganitong process. Pero okay lang. Adventure. Adventure. Totoo nga yung mga napanood ko sa vlog na naliligaw sila. Kaya pala, sabi ko parang ang OA naman ng mga vloggers. But naliligaw sila, eh, yung mga signs naman. Pero totoo nga. Totoo. Napunta ako dun sa mga parang visa which requires documents. Dapat pala,
yung mga may basta ang daming tao, tapos nakita ko may mga flag, tapos wala din yung flag ng Philippines. Kaya yun, ito na ako. Next, immigration 3, foreign passport. Oh, thank you. Nakakahilo, nakakalito pala talaga dito sa ang daming tao. Talagang samot-sari yung tao dito, kaya pala maliligaw at maliligaw ka talaga kapag hindi ka marunong. Look, it's sa taas na, third floor pa lang to. Fourth floor daw yun. And, alam mo lahat ng na-research ko about this place, parang nawala na lahat siya. Mag-train ako, mag-MRT ako after this. Kailangan pumunta sa clock at magpapalit ng pera. KFC! Nakaka-stress! Nakaka-stress din. Pero, okay lang. Kasi it's part of the experience, it's part of the adventure. Tama. Ano ngayon, dahil alam ko na kailangan hanapin yung clock. Dahil pala nagbebenta ng SIM sa baba. Pero, wala kasi akong bank. Kaya, tama. Mabuting bumili lang. Tama. Wala akong bank na dalang. Kaya, mabuting bumili na rin ako sa Philippines pala. Kasi ganun din naman yung price. Sinurge ko. Nakita ko na ako nasa ng clock. Ayun. Buta naman. Nakita ko na. Yan ang cloak! Yes! Ito naman. After mga 15 minutes of walking, natagpuan ko na rin yung dito sa basement, sa pinakadulo ng station is yung super rich na money changer. Sabi, sa lahat na pinagtanungan kong guard, information, sabi ko, where is the cheapest exchange rate? Sabi nila, dun daw sa baba, sa basement floor. Tapos tinanong ko, what's the name of the company? Sabi nila, super rich. So, yun. Haba nga ng pila din. Which is talagang kilala sila na. Pero, ang nakita ko, the higher the dollar na ipapalit mo, the cheaper, mas malaki makukuha mong bat. Kaya, yun. Ngayon, pupunta na ako sa train. Ay, salak naman ito. Can I bring this to the train? Can I carry this it sa train? Yes? Okay. 50 baht. I can carry it in the train. They have pack lunch here. 50 baht. I saw it in the video. I saw it. Thank you. Medyo nalilito pa ako sa... nalilito pa ako. Pero pupunta na ako sa ito. Ay. Ito na pala yung train. Siam station is the station nearest malls. You buy ticket to Pyatthai station first. Pyatthai. Yes, yes, and train to train Gilai. You buy ticket again to Siam. Okay. Thank you. Bababa ako sa Pyatthai, isa, tapos insert ko na to. Naglag yung coin. Tira, get ko yung supply. Sana tama yung nagawa ko. Sana tama. Okay.
Mayroon ako mag-aayos ng aking mga salapi. Nahihilo na ako. Sana tama to. Sir, kaya tay? Down. Thank you. Press yung parang may binaluhulog sa langkoy. Ito yung koy. Medyo na-stress lang ako kasi pagbukas ko ng SIM, nagtasukan yung mga messages from work. Kaya yun. Pero okay lang. All of us will go out. This can't take 1 minute. For our inspection. Okay. Inspection pa daw. Standby na muna ako dito para kumain sa pagitan ng train station sa BTS Airport Link at sa BTS. Sobrang gutom na gutom na ako. Tingnan niyo naman sa Manila to, nasa 140 to. Dito 50 baht lang, so mga nasa mga 75 pesos. Anim na siya na malalaki. Araw-araw ganito. Ako buhay na ako sa ganito araw-araw. Napagod talaga ako dun sa biyahe namin. Siguro mga 30 minutes kung nag-stay sa loob ng airplane kasi madami daw dumating na airplane. So, kinulang, parang nabagal yung mga status sa pag-connect ng parang connector sa airplane. Sa gano'n. Sa tagal namin. Pero, pagdating to, nakapala ng airport nila. Para makatipid kayo, ano kayo mag-train. Huwag kayo mag-taxi. Kasi yung view pa lang sa train, tourist attraction na.